Hi mga kabeshi! Welcome to my vlog. Ang topic po natin ngayon ay ang pagpapaaral dito po sa Dubai. Actually po mga kabeshi, meron po akong dalawang anak dito sa Dubai na nag-aaral. Isang grade 4 at isang third year high school. Grabe, as in grabe ang tuition fee mga kabeshi. Sa isang bata lang po, ang tuition po nila in 10 months is nagkakahalaga ng 14,000 to 15,000 in dirhams. Mga kabeshi, in peso po, nagkakahalaga po, equivalent po niyan is nasa 200,000 in pesos. Grabe po, diba? Napakamahal po. How much more? Dalawa pa po sila. So, magkano na po? Nasa 400,000 pesos. My God, di po ba? Napakalaki. Sobra as in. Eh, samantalang po sa atin, mga kabeshi, magkano lang po ang tuition fee in sa private school. Let's say po ang grade school, 50 or 60,000 the whole school year po yun. Samantalang dito, napakamahal po. Sad to say, lahat po ng sweldo namin doon napupunta. Pero okay lang po sa amin mga kabeshi. As long as nakasama namin yung mga anak namin, okay pa rin po kami. May nasasabi pong savings pero hindi ganun kalaki. It's kaya nga po may tinatawag tayong sacrifice. Ngayon po, situation namin, ang sinasacrifice namin is yung savings. Wala po kaming malaking talagang savings na masasabi. Although, nagsisave po kami monthly, pero hindi po talaga ganun kalaki ang savings na nilalagay namin monthly. Mantakin nyo po, monthly nagbabayad kami ng tuition fee. Kung hindi nyo po ibayaran ng cash, yung tuition ng mga bata. May tinatawag po kasing monthly, quarterly, or paid po the whole year yung pagbabayad. Kami po, ginagawa namin is monthly yung pagbabayad namin sa tuition ng mga bata. So, every time, every month, nagbabayad po talaga kami ng tuition fee ng mga bata. So, kinakaltas po namin sa sweldo namin, lahat, binabudget, lahat. May counting savings, pero hindi po nyo masasabing talagang napakalaking savings. Yun po ang lagi namin nasasacrifice, naming mag-asawa, yung savings namin. Pero masaya naman po kasi kami dahil kasama naman po namin yung mga anak namin, nag-guide po namin ng maayos, namomonitor po namin yung ginagawa nila, kikita namin everyday, even po may work kami. At nakakatanggal din po talaga ng pagod at stress. Especially kung sobrang stress ka na sa trabaho mo, pag nakita mo yung mga anak mo. At lalo na kung okay naman po sila sa school, they're doing good po. Lalo po yung nakaka-relax po, nakakawala ng pagod, nakakawala ng stress. Yun po. Pero, kayo po mga kabeshi, lalo na yung mga nasa Dubai, it's up to you naman po kung gusto nyo talaga dito makasama yung mga anak nyo, kung afford naman po nyo, why not, dito nyo pag-aralin. Talaga lang po talagang may sacrifice tayo na isa. Let's say yung savings sa amin po, na-sacrifice namin yun. Pero mga kabeshi, depende naman po sa inyo yun, kung paano ang pag-handle nyo, pag-manage nyo ng pera. Kung paano nyo po masusurvive yung ganong kalaking halaga ng tuition fee. Mga kabeshi, dito po kasi dirhams ang pinag-uusapan. So, dirhams ang talaga po ang ilalabas yung pera. Grabe po, no, mga kabeshi. Hindi ko muna akalain na gano'n ang tuition fee dito sa UAE. Grade school lang po yan. Eh, paano pang mag-college sila? Lalo pong mahal dito, mga kabeshi. Sa susunod pong topic natin, mga kabeshi, itatalakayin naman po natin magkano ang tuition fee ng isang nag-aaral dito ng college. Sobrang mahal din po. Magugulat kayo mga kabeshi. Antayin nyo po sa susunod ko mga vlog mga kabeshi. Itatopic ko po kung magkano naman po ang tuition fee ng isang nag-aaral ng college dito mga kabeshi. Ngayon po, end ko na po ang vlog ko. Sa susunod po, abangan nyo po yung mga kabeshi. Maraming salamat po. Huwag nyo po kulimutang mag-subscribe sa vlog ko. Maraming salamat po. Good night. Bye-bye.